Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Papaano matatakasan ni Liana ang panluloko at panlalalaki nito sa asawang si Victor? High school pa lamang ang dalawa ay nabuntis na nga ni Victor ang katipang si Liana. At dahil dito, hindi na nga nagpatuloy sa pag-aaral ang binata. At naisip na nga nito para matustusan ang kanyang mag-ina na pumasok sa larangan ng boxing. At dito nga ay kumita ito para sa panganganak ni Liana sa kanilang panganay. Yan, ito na. Maayos na sana ang lahat kahit kulang sila ng pera at nakatira sila sa bahay ng ina ni Victor na si Amelia. Pero bago ang lahat, itong si Amelia ay stepmom lang nito ni Victor. Yan, dahil nga ang tatay ni Victor ay nang babae. Yan, kaya galit na galit itong si Amelia. At hindi balance ang pagmamahal ni Amelia kay Victor at sa tunay nitong anak na si Alex. So itong si Alex ay kanyang parang, di ba, parang kapatid niya sa ama. So yun na, kahit hindi maganda ang trato nito ni Amelia sa kanilang dalawa, ay nagtitiis sila para daw makaipon ng pera para makakuha sila ng sarili nilang bahay, yan, paupahan. Pero isang araw nga nang pumunta itong si Liana sa gym para, di ba, puntahan, pagdala ng pagkain itong si Victor, nako, nakita nito, yan, na maraming nagpapapicture nga. Kasi nga, itong si Victor ay sumisikat na, yan, bilang, di ba, magaling na boksingero. So, itong mga babae ay nagpapapicture sa kanya at may nakakalong pa, yan, may nagkikis pa, oh my gosh. So, nakita nga ito ni Liana, kaya naman hindi na ito tumuloy. Yan. So, umuwi ito sa kanilang bahay at pag-uwi nga nito, naku, ang nabungara nito ay itong si Alex. Yan, na concern sa kanya. So, ito namang si Liana, syempre umiiyak. Yan, nagsiselos. So, ngayon, nang dumating, yan, itong si Victor, sa kanilang kwarto, sa kanilang bahay, ay naku, nag-uusok na ang ilong nito. Yan, ni Liana. At lasing ba naman itong si Victor? Ay, syempre, kung ano-ano na ang naiisip nito ni Liana. So, yun. Habang sila ay nagtatalo, itong anak nila ay naglalaro, yan, malapit sa bintana. At sila ay busy-busy sa pagtatalo. Oh my gosh! Ay, ditong bata ay palapit ng palapit. Naku, nahulog ang kanyang laruan sa bintana. Ay, di lumapit. Ah, kukunin ng anak. Ay, anak ay bata, baby pa. Mga 2 taon siguro yun. Siguro isa ganun. Tapos, ay di yun nahulog. Nahulog yung bata, ay kawawa naman. So, hindi na nito na hinabol nito ni Liana. Ay, naku, hindi na naabutan. So, ito ang naging dahilan, di ba? At tamang-tama pa naman na may laban kasi na ospital itong anak nila at agaw buhay nga. So, kailangan ni Victor ng malaking pera. Ay tamang-tama at may laban. Yan. So, ang makukuha ni Victor ay parang 25,000 yata dun sa laban nila. Ngayon, itong si Emilio Mendoza na mapera at may anak sa labas na yun nga makakalaban nito ni Victor, ay inoperan nga itong si Victor, yan, ng 200,000 para lang daw magpatalo. Ay di itong si Victor naman, nangangailangan ng pera, ay di sinunggaban, na pumayag siya. At ito na nga, parang ito na yung parang naging katapusan ng kanya. Hindi naman katapusan, ito yung parang, di ba, parang sa mga oras na yun, hindi na siya lumaban. Ay lumaban siya, tapos yun nga, nagpatalo siya. So, yun, kahit nga tinanggap niya yung pera, pagdating niya sa ospital, yung anak nga nila ay pumanaw na. So hindi rin, di ba, hindi rin nagastos nila yung pera na kanyang kinita sa laban na yun. So, yun, sa pagkamatay ng anak nila, naging parang napaka, di ba, napaka, na-depress silang dalawa. So, tapos lumipas nga yung ilang buwan na nagtrabaho, yan, nagtrabaho bilang isang seaman itong si Victor at naiwan nga itong si Liana na syempre heartbroken dahil
wala yung asawa niya, umalis, ay di ba nawala yung anak nila. So wala siyang kadamay, kung sabaga. Tapos, lumipas nga ilang buwan, di ba, maraming buwan, itong si Liana ay nakahanap ng trabaho sa opisina, ayan. At syempre, ito namang si Victor ay oras na pala ng kanyang bakasyon. Kaya, hindi siya nagsabi sa asawa niya na uuwi siya. Ay yung pag-uwi niya, sinurpresa niya nga, no, dumiretso siya sa opisina. Ayun, sa opisina ay parang may, di ba, may handaan dahil nga na-promote itong si Liana. So, may nakita itong si Victor na itong si Lucas, 'di ba? Na boss ni Liana na parang malapit sa kanya. Ayun. Na may payakap-yakap pa ganun. Tapos inakita nga ito ni Victor. So parang may pagseselos na nararamdaman nga itong si Victor, pero parang binaliwala niya 'yun. Tapos kinongrats niya lang yung kanyang asawa. Tapos nga itong si Liana, alam mo 'yun, kita mo naman yung pagkagulat sa kanya, pero nagpretend pa rin siya na masaya na dumating yung asawa niya. Tapos yun na. Pag-uwi nila sa kanila, 'di ba? Ayun, labing-labing na. Labing-labing na, syempre, ang tagal hindi nakita. So na yan, naglabing-labing na. Tapos nakita nga nito ni Victor na may, bago sila maglabing-labing, nakita ni Victor na may beer, yan, sa refrigerator. So, 'di ba? So ang sabi nito ni Victor, 'di ba? Hindi naman daw siya nagiinom, pero bakit daw may beer doon? So sabi naman ni Liana, ay marami na daw nagbago simula nang umalis itong si Victor. So yun, habang sila naglalabing-labing, naku, may nambubuso. At yun na, itong nambubusong ito ay syempre alam na nagseselos. So yun, hinabol nga, yan, naudlot. Naudlot ang paglalabing-labing ng dalawa. So hinabol nga nitong ni Victor, kung sa meto ng buboso na ito, ay nakatakbo naman, nakasakay agad ng sasakyan, tapos inilawan pa, at gusto pang sagasaan itong si Victor, ay di, hindi na, walang nagawa itong si Victor, at siya naman ay hindi makahabol, wala nga sasakyan. So yun, at ito ay naging palaisipan dito kay Victor, kung sino daw yun, at yun ding ano na yun eh, kasi nga nung pauwi na sila, may nakasunod sa kanilang sasakyan at yun din. So, nagtataka talaga itong si Victor. Bakit? Sinusundan sila ng sasakyan. So, ito namang si Liana, panay ang sabi ng wag nang pansinin yun, baka nagkataon lang, ganito, ganyan. Pero, syempre, may sekreto nga itong si Liana eh. Talandi itong si Liana. So, yun na. Tapos, naku. Ito talagang si Victor ay parang, tapos may kaibigan pa siya na, yung kaibigan niya, naku, yung asawa ay ng lalaki rin. At yun ang sabi ni Jimboy na, yun daw asawa niya, marami daw bagong panty, marami bagong bra. So nagtataka siya, yung pala daw, ay naku, yun. Kaya may mga bago ay para dun sa, naku, dun sa nilalanding bago. Kaya yun, nag-iisip-isip itong si Victor, na nung pag-uwi niya, pero sabi niya pala, hindi daw ganun itong asawa niya, hindi daw ganun si Liana. Pero pag-uwi niya, kasi siya nga nag-aasikasa dun sa anak, tapos nagpakuha ng crayon sa kanya, itong kanilang, kasi may anak sila eh, hindi ko nabanggit, may anak silang babae, nagbuntis ulit itong si Liana, bago umalis itong si Victor. Tapos, nagpakuha nga ito ng cryo. Tapos habang pinubuksan niya yung mga drawer, nakita nga niya yung mga bra, yan, yung mga panty na yaan. Tapos yung nag-iisip siya. Pero parang binabaliwala niya yun. Tapos ito na nga, naku, hawak nung anak yung cellphone ng ina. Ayan na. Oh my gosh. Tapos kung makita nga yung may mga text, yan, tatlong text kung doon sila kakain, sa dati nilang pinagkainan, miss na daw niya, ganyan. So, parang nagkakahinala itong si Victor. So, ang ginawa ni Victor, sinundan niya. Sinundan niya itong si Liana. Ayan. Tapos, yun na nga, pumasok ito sa hotel. Tapos, nakita, sinundan niya talaga eh. Tapos, nakita niya nga na aakit sa elevator at may hindi pala niya pa nakita, nasa likod din, tapos ay nasa reception desk siya. Ay, nga, yung lalaki, naku, nauna na siyang nakita. Kaya naman, ay di yun. Nagtanong siya at nung nalaman nga na itong si Liana ay pumasok sa isang
room kung saan nakuha din ito ni dito ni Victor kung anong room itong si Liana, kasi ang sabi siya nga daw yung kamiting ganun. So ibinigay naman. Pagpasok niya doon, nako, wala naman. Ang naabutan pala at talagang nako bangas-bangas ay itong si Lucas ang naabutan. Yan, yung boss ni Liana ang naabutan nito ni Victor. Ay di bangas-bangas, at yun nga ang inisip ni Victor na kabit ng asawa. Ay di yun na. Hanggang napalabas nga itong si Victor, yan, hindi siya nahulit, hindi naman nagdemanda itong boss na si Lucas. Yan, hindi demanda itong si Victor. So, at ito na. Yan, naku, nakakagigil itong si Liana. Landi. So, itong si Liana, naku, talaga pag talaga may ginagawa. Pag may ginagawa, ang daming mga dahilan, di ba? Nakakaisip ng mga paraan. At ang ating aabangan, papaano malalaman ni Victor at kung sino ang kabit nito ni Liana. Iyan ang ating aabangan dito sa bagong kaabang-abang na linlang. Yan. So, pero bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to like and subscribe for more videos and update. Maraming salamat!